So guys, yung support and resistance, hindi lang yung nakikita natin na horizontal line, no, na automatically pwede sa ating ibigay ng ating charting tools kapars nitong ginagamit natin na PSE tools, no. Na automatic, nandito na yung ating resistance 1 and 2, support 1 and 2. Hindi lang ito guys. Okay, ito guys, yung ginagamit natin na charting tools sa PSE, okay, meron na siyang automated na nandito na siya, naka-set up na yung kanyang support and resistance kapares itong by default, yung kanyang support and resistance at saka yung volume, no, nandito na. Hindi na tayo mag-iisip, no. Nandito siya, no, i-set up na lang natin siya kung gusto mo itong 5 days, no, or 5 bars, okay. 5 bars for support and resistance 1. Kung saan makikita mo dito, no, mas malapit yung support and resistance 1 sa kanyang closing price. At mas malayo naman yung resistance 2 and support 2. Okay? Kasi 20 bars siya, no? So, magbilang ka lang patras doon sa last candlestick, no? 5 days at saka, or 5 candlestick or 20 candlestick. Okay? Or 5 or 20 days. Yan yung kanyang representation, no? Paano nyo na-interpret. So, mas maraming tumatama, yun yung kanyang pinipili. Okay? So, ito, no? May kita natin na yung naka-red, yun yung resistance, no? At yung itong green, yun naman yung kanyang support. So, ano yung pinaka-meaning yan, guys? Ha? So, may share ko lang sa inyo na itong support, ang pinaka-meaning niyan is doon na nagba-bounce or doon yung pinaka nagkakaroon ng support yung mga buyers. Okay? Na pagpatuloy na bumababa ang price, okay? Doon tayo nagkakaroon ng support. Okay? Na hindi na siya magpatuloy pang bababa. Okay? So, kabaligtaran nung resistance, okay? Na pagpatuloy naman tumataas yung price, okay? Yung candlestick, nakikita mo, nagigreen yung candlestick. Pero hanggang dun na lang siya, okay? Nagkakaroon na ng resistance. Nabibigil na yung kanyang pagtaas, no? So, sabi natin na nagkakaroon ng resistance. So, hanggang dun na lang yung price. Tapos, maari na siyang bumalik or bumaba uli, okay? So, dito naman obvious na hanggang dito lang yung price, no? Kaya tinan mo yung kanyang support 1 and 2. Nandito lang, nandito yung isa tapos andun yung isa. Okay? O, dito naman, nandito yung kanyang resistance 1, no? At tapos nandun yung resistance 2. Okay? So, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo guys yung pagtama ng support and resistance, no? Kasi napapansin ko, nakikinig ako sa mga ibang mentor, no? Kaya marami na ako napakinggan. Mas tumatama pa ulit-ulit yung price doon sa support or resistance, mas nagiging weak. Okay? Mas nagiging weak yung line. Kung saan nagkakaroon na ng breakout. Either sa taas or sa baba. Okay? Kasi kung mapapansin nyo, no? At sinasabi ng mga mentors, no? Na mas ika maraming tumatama or madalas tumama doon sa line of support or resistance, doon yung nagkakaroon ng stronger support and resistance ika, no? Pero mapapansin mo pagkahalimbawa tatlong beses or apat na beses, pangalawang tama, pangatlong tama, doon nagkakaroon ng breakout, pang-apat, doon nagkakaroon ng breakout. Okay, so anong observation yun? Mas nagiging weak. Mas madaming tama na doon sa line yung price is nagkakaroon na ng breakout, di ba? So mas naging weak, hindi siya naging strong, ano? So I don't know, ito naman yung aking observation. So mapapatunayan niyo naman 'yan habang kayo ay nag-aaral ng technical, no? Kung saan kayo mas nadadalian ng sarili niyong analysis, right? So ibahin lang natin yung color para mas lalo nating maintindihan or makita. Okay? So, yung resistance 1, ako mahilig kasi ko sa color, ayun. So, gawin natin blue kasi yung price is naka-red, no?
Pag-uwin natin blue. Tapos sa tingkaran natin, no. Okay. O, diba? Ganun lang siya, no. Yun yung pangalawa, yung mas maliit. So, yung atin naman na support. Okay. Support 1. Uwin natin ganun. Oh, di pa kitang-kita natin. Okay. So, medyo magkadikit yung kanyang support 1 and 2, no? So, sa next video, papalawanag ko naman sa inyo yung nagbabounce at saka yung nagbe-breakout, no? Dahil may mga traders na ganyang bounce. Nag-aantabay sila kung kailan magbabounce dun sila. Nagkakaroon ng trading strategy. Yung namang iba is breakout trader naman sila, no? Nag-aabang naman sila kung kailan mag-breakout, dun sila nagkakaroon ng strategy or entry and exit, no? So kung papasin mo yung mga ganong klaseng trader is naintindihan na nila yung paano pagtingin ng support and resistance, no? So yun ang didiscuss natin ngayon, guys. Dito, guys, ipaliwanag ko lang sa inyo, no? Dito tayo sa mas malapit sa last closing price. Okay? Kung papansin nyo, tumama doon yung itong candlestick na to, no? Yung pangatlo. Wala doon sa last. Okay? Ito yung tinuturo ng kamay ko, no? Yung mouse. So, tumama dito sa support. Okay? So, ano nangyari? Bumalik na doon, ano? Hindi na siya nagtuloy. Okay? So, umatras naman tayo. Ganon din dito, no? Sa banda na to, no? Andito na yung kanyang support 1 and 2. No? Ibig sabihin, hindi tumutuloy yung price doon. Hanggang doon na lang. No? Hindi siya nagkakaroon ng breakout. Okay? Dahil nagkakaroon na siya ng support sa buying. No? Nagkakaroon na ng buying pressure. No? Dito naman is yung kanyang line of resistance. Okay? Kung mapapansin mo yung resistance dito, no? Oh, ayun, no? Sa resistance 2, hindi naman na siya nag-umakyat. Nagkaroon na siya ng pagbaba. Okay? Oh, dito rin, no? Kakaroon siya ng price rejection dito sa nakikita mo yung kanyang candlestick may tail doon. So, nakaabot doon yung price pero ni-reject siya, no? Okay? So, nag-open dito, nakaabot doon, tapos nag-close doon. Okay? So, yun yung meaning ng kanyang resistance. Kung paano nyo i-interpret ang resistance. Okay? Pero alam nyo ba, guys, maiba ako. Ito kasing support and resistance. Pag ginagamit ko to is tumiting din ako sa ibang ating mga past indicators na diniscuss. Kapares, ma-share ko sa inyo yung Bollinger Bands. No? O, tingnan nyo dito. O, di ba nakita nyo yung Bollinger Band? Nasa ng kanyang support and resistance. Actually, nagkakaroon din siya ng meron siyang dalawang part eh, no? Itong lower part at saka yung upper part. O, kung nandito yung mga prices niya, okay? Yung mga candlestick. Okay, tingnan nyo mabuti, guys, yung tinuturo ng mouse ko. O, pag tumama doon sa lower band, bumabalik na, nagkakaroon na ng support. Tatama roon sa resistance sa red line, which is yung ating MA20, babalik na uli doon. Hanggang sa bumaba, magkakaroon na ng support. O, ayun. Tatama na roon sa red line, nagkaroon na ng resistance, babalik na uli. Oh, get nyo ba? Oh. Okay? So, dito rin ganun, ano, sa uptrend, no? Oh. Papalawanin ko itong breakout na to. Tinamadal dito yung resistance. Now, yung resistance line becomes the support, no? Ang napunta na rito sa upper part. Tumama rin sa upper band ng Bollinger Band. Yun na yung kanyang, dito na yung support, at ito na yung kanyang resistance, no? Dati is nandito yung support and ito yung resistance. Pero pag yan, once na na-break, ano yung tinuturo? Yung resistance becomes the support, no?
Tapos ito namang kanyang susunod na resistance, magkakaroon, ito na yung kanyang resistance 1, wait, no? So, ayun, no, tumatama doon sa resistance, nakatuloy dito, no? Oh, bumaba na siya, napunta na siya sa lower. So, now yung support becomes the resistance naman, no? Oh, ganon din dito, guys, no? Once na break niya yon, itong line ng resistance is magiging support. Tapos itong upper na to is yun magiging resistance. Okay, tandaan nyo yun, guys, ha. So itong MA20, guys, is pwede nyo rin gamitin as support and resistance, no? Na ito nga yung ginagamit natin sa Bollinger band, no? Yung kanyang middle band, yung kanyang pagitan ng lower and upper band is yung kanyang MA20. Although yung mga ibang traders ginagamit yung EMA, or yung Exponential Moving Average 20. So, punta naman tayo dun sa isa pang ginagamit na para makita nyo yung ibang paggamit ng support and resistance na hindi lang itong palaging vertical, dito lang kayo lagi, or horizontal, sorry, horizontal, na palagi lang kayo dito nakatingin sa horizontal, no? Kamukha nito, oh, pababa siya. So, pwede tayong gumamit dyan ng trend line, no? Yung tinatawag na trend line. So, gamitin natin itong parallel channel kasi dalawang i-wait natin, eh, no? So, ngayon, no? So, paano mo ba kukunin itong trend line, no? O, gumawit ka lang ng dalawang trend line. Kung pababa itong guguhitan mo or downtrend, kunin mo yung mga nagtatouch doon sa lower highs, you know? So yung lower highs, at yung isa mong line is yung lower lows. Okay, yung lower lows. Okay, kukunin mo yung sa tail, no? Hindi yung doon sa nag-close. Okay, so ayun, ito wala naman tong tail. So ayun tail, oh, tumama doon. Okay, so tingnan mo, kung mapapansin mo, nandito lang siya sa loob, oh, yung kanyang price, yung move niya, yun. So itong itaas, ito yung resistance mo, ito naman yung kanyang support. Okay, so madali lang itindihin, guys, no? So tingnan mo, tumama doon sa support, oh, bumalik, oh, medyo tumama doon sa resistance, oh, ganun din, oh, di ba? Which is pagka lumalabas na siya, nagkakaroon ng breakout. So sa next video natin yung kanyang breakout at saka yung bounce. So abangan niyo, guys, para matapos natin, no. So ay itong PSEI, no, makikita natin na lumabas uli siya, eh, no. Interpret natin ng saglit lang ito. So tingnan mo, no, siya yung nag-breakout doon, ito ngayon is become the support. Yung upper line na to becomes the support. Di ba, nung nandito sa party na to is ito ang kanyang support line at saka ito ang resistance. Pero nung nagkaroon ng breakout doon, lumabas na siya, ito ngayong line na to sa taas is becomes the support. Kaya nung bumabalik na siya dito, tingnan mo, nag-support doon, tumaas. So, sana hindi na siya pumasok uli dito, no? Patuloy na siyang tumaas, no? So, para magkaroon na tayo ng change of trend na tinatawag. So, from downtrend, magkakaroon ng uptrending yung stock. Which is magiging maganda kasi yung mga maraming stock na susunod sa stock market, yung PSEI move, no, na tinatawag yung mga karamihan ng blue chips, no, or halos lahat is magkakaroon na sila ng uptrending kasi reflection ng stock market itong PSEI, no, kung mapapansin nyo. Okay, guys, so ano pa yung ating pwedeng i-apply na masasabi nating moving average. Subukan natin yung moving average na 50. Okay, moving average 50 kasi ito is napapansin ko is 50, no? Malayo siya, no, hindi niya nakuha yun, ano. So talagang 20 lang ang tingnan mo, eh, dito nagkaroon ng breakout, eh. Dalawang indicator na yung ginamit natin, nakikita natin na dito siya nag-breakout, eh. O malayo naman doon. So, hindi mo siya gagamitin, eh, no? So, kung 20 siya, oh. O, ayun, nakuha niya, oh. Nakuha niya yung breakout na to.
Tapos nagsusupport doon. Actually, nagkaroon na ng pagbaba uli dito, ano. So, I wish hindi ito magtuloy, magkaroon ng, kasi andito tumatama naman siya sa support na horizontal, no. So, I wish magkaroon siya na uli ng pagtaas dito, yung PSEI. Or else, magkakaroon pa siya ng further downtrend, which is magiging ano, you know. So, pagka nagkakaroon pa ng downtrend ang market, stay away sa market. Like na, wala naman akong stock ngayon, eh. Naka-out lahat. Since banda dito, nag-out na ako, no? Banda dito, sometime in March. First week ng March is nag-out na ako kasi. Okay, so yung mga iba, maraming naipit, no? So, kapit tuko. Although, yung mga mentors, nagsasabi na lang, pababa, pababa. So, medyo mag-stay na kayo, mag-cutting loss. So, ayun, nagkaroon pa ng down na, ng downtrend, no? So, kakaroon tayo ng ibang topic dito, guys. Okay? So, para mas marami pa akong maituro sa inyo. So, tingnan natin yung ano, exponential moving average. Actually, wala dito na option na mag-isa lang na exponential moving average, no? Pero pwede nyong gamitin itong EMA cross. Okay? So, anong gagamitin natin dito sa EMA cross? Okay? Sa EMA cross, guys, ang gagamitin natin is isa lang. Okay? So, pwedeng short it sa 1, tapos ito ay gamitin natin yung 20. So, nasan na? Kulay green, no? Yung ating EMA is blue. Yung ating exponential moving average is green. Oh, nakuha din niya, no? Dito rin siya tumama, no? So, masasabi natin na talagang itong MA is talagang ginagamit niya. Oh, ayan. Binura natin yung MA natin na 20. Oh, tumatama, ano? Dito nakukuha itong candle na ito na tumama na nagkaroon talaga ng breakout. Okay? Pero ako is, in my case, mas gusto ko is yung MA. Okay? Pinakita lang natin yung paggamit nitong EMA. Na pwede mo naman siyang gamitin na cross, no? So, for the purpose na makuha mo lang siya, no? Okay, guys. So, I wish na may natutunan kayo dito sa support and resistance topic natin. Okay? So, next videos, discuss natin yung paano yung mga ibang traders dahil kabisado nila yung support and resistance. Ang ginagamit nilang strategy is yung breakout trading. Okay? Doon lang sila nagbabuy and sell. Doon ang kanilang strategy. Profitable strategy ay kanga na matatawag. Yung iba naman is bounce, no? Nag-aantay sila ng support. Tsaka doon sila nagbabuy. Meron silang ina-apply na strategy. So, yun ang ating next topic. Okay guys, doon sa ating mga newly followers na hindi pa nagsusubscribe, I appreciate kung magsusubscribe kayo, no? Tsaka kung may comment kayo or tanong, basta comment nyo lang dito sa baba. Yung mga ibang previous topics natin na out of ating 10 tips is nasa baba din, no? So, i-click nyo lang yung ating description. Okay guys, see you!